Good morning guys, Saturday here in Canada. Nag-iisip kung anong lulutuin pag Saturday, late kami nagigising eh. Pero hindi yan ang lulutuin ko, okay? Ito ang lulutuin ko. Ang naiisip ko dito, dalawang putahe. So, i-barbecue ko siya, i-debone ko. Pero barbecue sa kawali. At yung pinagbutuhan, gawin nating sinigang. I think okay yan, ano? Kasi malamig naman ang panahon. Ah, ito ang paborito kong kuchilyo. Naluluto. So, debone ko na to. Ano lang to? Alacham. So, ito ngayon ng sisigang natin. Buto. Okay, so ayan, na-debone ko na siya. Titimplahin ko na ito ng barbecue at ito yung ating buto-buto. Ito yung gawin nating sinigang. Ayan, sa barbecue, nilalagyan ko siya ng medyo mahal kasi dito ang kalamansi. Kaya instead na kalamansi, lemon. Nilalagay ko. Pwede kayong gumamit ng salaan. Kung wala naman, hugasan nyo lang kamay nyo. Sama natin para yung buto kasi nagkasang maghanap. Then, nilalagyan ko siya ng lemon. Orange. Okay. Pero ang orange ko, sinasama ko yung balat. Nagbibigay siya kasi ng additional taste, additional flavor pag sinama mo yung balat ng orange. Para sa akin. Siyempre, lagyan natin ng pampalasa. So, ginagamitan ko siya ng isang toyo na alam niyo naman kung ano yan. No? Medyo kasi iba ang kanyang additional lasa. So, depende na sa inyo kung gano'ng karami ilagay nyo ng toyo na ganito. At additional nito. Dalawang klase nilalagay ko para masarap. Yan. At syempre, lagyan nyo ng paminta. Depende na sa inyo. Gusto nyo maanghang, lagyan nyo ng konting ground pepper and brown sugar. Depende sa panlasa nyo. Pero mas maganda ito kung first time yung gagawa ng barbecue sauce, ilagay nyo muna sa isang bowl. Paghalo-haloin nyo, and then tsaka nyo tikman. Minsan naglalagay ako ng ketchup, or minsan yung chili sauce. Pero, nasa nyo na yan. Then, ano to, chili sauce. Chili sauce or ketchup. Nasa nyo na yan kung anong gusto nyo ilagay. So, eto na siya. Marinate natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Bago natin lutuin. So, ganito kami ngayon. Ganito kami dito every weekend kasi late na natutulog. Tanghali na gumigising. Siyempre, movie night. Kausap sa Pilipinas at kung ano-ano pa ginagawa. Kaya, tanghali na ngayon nagigising. So, aling ko lang siya sa isang pot. O sa isang kasirola. Ayan.
So ang gagawin ko dito, hintayin ko lang siyang kumulo ng kumulo hanggang sa matuyo. And then lagyan ng konting mantika. And then that's it. Chamba na. Okay, tingnan na natin. Ayan, lapit na. Haluhaluin lang natin ng konti. Dali lang naman lumambot ang manok eh. Ayan. So, malapot-lapot na siya. Nagkakaramel na siya. So, ang hinahabol natin dito, magkaramelize siya. And then, pagka totally nagkaramelize na siya, ang plano ko, lalagyan ko siya ng mantika. So, konti pa. So, ayan. Talagang nagkaramelize na siya. Karamel na. Lagyan natin ng mantika. And then, dapat maka-high heat. Yan, lapit na siyang maluto. Siyempre, pag sinerve nyo, tatanggalin nyo yung mantika, di ba? Yan, luto na. Okay na to. Serve na natin. Di ba? So, okay guys. Moment of truth, syempre. Kailangan tikman, ha? So, ito yung ating traditional na sinampalukang manok. Kung magtataka kayo, bakit medyo yellow yung kanyang sabaw. Ginamitan ko siya, guys, ng siyempre, lalagyan natin ng luya, pero dinagdagan ko siya ng konti lang naman na turmeric. Yung luyang dilaw, so haluan siya ng luyang dilaw. And then, siyempre, ito yung ating star ngayon. Diba? Ang ating barbecue. Chicken barbecue. Hindi ko siya alam, ala chamba lang siya. So, ang pangalan ko dito is boneless chicken barbecue in casserole. Magugustuhan yan, especially sa ating mga bata. At pamasko na rin. Diba? Pwedeng-pwede siyang pamasko. Dito nga pala, ang ginamit ko dito sa sinigang ko, instead na dahon ng sili, niligyan ko siya ng spinach. At ito naman, pwede naman kayong gumamit ng chicken breast. Diba? Mas malaman siya. Kaya lang ako gumamit ng legs, dahil wala kaming chicken breast ngayon. At isa pa, masarap para sa akin ng legs at saka thigh kasi meron siyang parang taba-taba. Mmm. Ang sarap. Tikman niyo. I-try niyo. Panghanda na sa Pasko. So, tatawagin ko na naman sila para gisingin na. Alright.